Lingid sa kalaman ng mundo, marami na parang pag-aaklas ang ginagawa ng mga Chinese citizens sa kanilang bansa dahil hindi nila nagugustuhan ang patakaran ng kanilang presidente. At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Sinasabi ng mga ilang netizens sa China na mas inuuna pa ng presidente ang pagkamkam ng kapangyarihan kaysa sa paggawa ng welfare ng Chinese citizens sa kanilang bansa. At dahil sa mataas na ambisyon ng kanilang presidente, ay napapahamak ang mamumayang Chino na kung saan napapabayaan nila ang maraming sektor ng kanilang bansa alang-ala sa pagpupundo ng kanilang military defense at offense para makamkam ang mga mahihinang bansa. Ngunit para sa ilang mamamayan ng China, ito ay hindi katanggap-tanggap kung kaya't nagkakaroon din sila ng malawakang protesta laban sa kanilang presidente. Number one, napapaulat na nagkaroon ng malawakang paghihirap ang mga mamamayan ng China dahil nawalan sila ng trabaho. Sa dami ng kanilang populasyon, na kung saan marami dito ang dumidepende sa manufacturing employment na dalaan ng mga Amerikano at mga banyagang nagpupunta at nag-i-invest sa bansang China. Ngunit dahil binangga ng kanilang presidente ang Amerika at mga alyansa ng Amerika tulad ng UK, Australia, Japan, Korea at mga manufacturing countries na nagpuntahan sa kanilang bansa, nagalit ang mga ito at nadismaya sa diskarte ng presidente ng China na gustong pamunuhan ang kapangyarihan ng buong mundo. Kung kaya't ang mga manufacturing countries na ito na siyang nagdala ng magandang ekonomiya ng bansang China ay nagsialisan sa bansang China. At sa isang iglap, nagkaroon ng malawakang walang trabaho sa bansang China na dumidepende sa manufacturing employment na dala ng mga banyaga sa bansang China. Sa kasalukuyan, maraming Chino ang natitingga at walang trabaho. Graduate man sila ng napakataas na pag-aaral at napakaraming graduates ng bansang China sa ngayon. Ngunit hindi sila makapagtrabaho dahil walang malawakang trabaho ang hinihanda o ibinibigay ng bansang China. Dagdag mo pa dyan, dahil sa pagkadismaya ng bansang Amerika, bansang Australia at bansang UK ay hindi nila gustong tumanggap ng mga Tsekwa na pumasok sa kanilang bansa upang magtrabaho o di kaya mag-aral. Saan pupulutin ngayon ng bansang China para mapakain ang kanilang milyong-milyong mamamayan na sa ngayon ay walang trabaho at naghihikapos? Kung kaya't marami sa mga mamamayang Chino sa ngayon ay gustong lumabas sa bansang China at manirahan na lamang sa mga bansang gustong tunggap sa kanila o gumawa na lang ng kapamaraanan na makapasok sa mga bansang mahihina nang sa ganun ay mamuhay sila at magkaroon ng pagkakataon at oportunidad sa bansang kanilang papasukan. Number 2, dahil sa kagustuhang maangkin ang kapangyarihan ng buong mundo ng leader ng bansang China, napapabayaan niya na pondohan ang pangangailangan ng kanyang mamamayan tulad na lamang sa sektor ng medisina at tulad na lamang sa sektor ng engineering projects. Nakita na nagkakaroon daw ng mga controversy sa larangan ng medisina sa bansang China sa ngayon dahil kulang na kulang sila sa pagpupundo. At ayon sa obserbasyon ng International News, magamat hindi ito binabalita ng bansang China, nagkaroon ng matinding pagbaha sa bansang China dahil hindi raw ito inasikaso ng engineering projects ng bansang China. At dito nagkaroon na naman sila ng controversial issues dahil sinasabi ng Chinese media na wala raw namatay sa matinding pagbaha na naganap sa bansang China. Ngunit ayon sa sabi-sabi at ayon sa observation ng ilang mga Tsekwa at ilang mga international observation ay mahigit kumulang 30,000 mga Tsekwa ang nawawala at hindi mahanap dahil sa matinding pagbaha
na dulot daw ng kapabayan ng gobyerno ng China. Isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit nagkakaroon ng matinding problema sa loob ng bansang China ay naipupokus masyado ng kanilang leader ang kunin ang kapangyarihan ng buong mundo at bigyan ng matinding pagpupundo ang kanilang military defense at offense. Ngunit ganun pa man hindi ito sapat dahil ang military personnel naman ng bansang China, ang kanikanilang pamilya ay nagugutom at nagdudulot naman ito ng matinding kahirapan sa kanilang mga pamilya. Kung kaya't napapabalita na marami sa mga Chinese military personnel ay nagnanakaw na lang at humihingi. Kung kaya't napaulat na ilan sa mga missiles ng bansang China nung ito ay imbestigahan kung bakit hindi raw ito na-activate, nakitaan nila na imbis na gasolina ang karga ng kanilang mga missiles ay napalitan ito ng tubig. At tinataya na ibinibinta raw ito ng mga military personnels para lang mabuhay dahil kulang na kulang daw ang ipinapasahod ng bansang China sa kanilang mga military personnels. Ganon din napapabalita na madalas delay ang sahod ng mga military personnels ng bansang China maging ang mga mamamayan ng bansang China. At kung nagkaroon man sila ng trabaho, madalas na i-experience nila hanggang 6 o 8 buwan lamang ang kanilang tagal. Tapos hahanap na naman sila ng trabaho. Ganon din hindi sapat yung standard salary ng China na ibinibigay sa ngayon para mabuhay ang milyong-milyong nilang mga mamamayan. Ito ang matinding dahilan kung bakit nakikitaan na ang mamamayan ng Chekhwa ay unti-unti na nag-aaklas laban sa presidente ng China. Nakikita natin dito na maling-mali talaga na ang isang bansa ay papasok sa isang gera, na ang isang bansa ay papasok at manakop ng isang bansa. Nakita na natin ito sa mga nagdaang kasaysayan ng mundo. Ang mga bansang pumasok sa digmaan ay mas higit ding nagdulot ng kahirapan sa kanilang mamamayan. Kung kaya't nakita natin ang diskartin ng Germany na ayaw na nilang pumasok sa larangan ng digmaan. Nakita rin natin ang diskartin ng Japan na ayaw na nilang pumasok sa digmaan. Ngunit ang leader ng China, baliktad ang kanyang diskarte. Gusto niyang sumakop at pumasok sa digmaan para mapalawak ang kanyang teritoryo at mapagharihan ang buong mundo. Ngunit nakikita natin na maling-mali ang diskarteng ito. Mas mainam na lang na ang bansang China ay pagyamanin ang kanilang bansa kung saan narating na nila ito. Ngunit sa isang iglap ay sinisira ito ng kanilang leader dahil sa kagustuhang mapagharian ang buong mundo. Kung kaya't ilan sa kanilang mamamayan at ilan sa mga leaders din ng bansang China ay gusto nang alisin ang paghaharian ng kasulukuyan nilang leader. Nakita natin dito na masyadong iniligay ng leader ng China sa kapahamakan ang milyong-milyong populasyon ng bansang China. Narating na ng bansang China ang tugatog. Narating na ng bansang China ang kagandahan ng buhay. Narating na ng bansang China ang masarap na buhay. Dahil marami sa mga bansang mayayaman tulad ng Amerika, UK, Australia, Japan, Korea ang tumulong sa China kung bakit nila narating ang maganda at masaganang buhay. Ngunit tulad din ng ilang leaders ng mga nakaraang kasaysayan, hindi sila nakontento at gusto pa nila ang kapangyarihan. Kung kaya't tinalikuran nila ang masaganang buhay ng kanilang mamamayan at ipursige ang kanilang maitim na balak at mataas na ambisyon ang maging makapangyarihan sa buong mundo. Ngunit ito ay wala pa sa kamay ng bansang China. Kung kaya't sa kasalukuyan, sila ay nagdudusa.